Society has a death wish. Sakumo Hatake, isa sa mga pinakamalakas at pinakakilalang ninja na nag-exist sa mundo ng Shinobi World. Siya nga ay nakilala at binansagan bilang White Fang of the Leaf at siya nga ay kinatakutan ng iba't ibang mga nasyon o bansa tulad na lang ng Land of Earth, Land of Lightning, Land of Water at Land of Wind. Ang kanyang popularidad nga ay may kukumpara natin sa katulad ng kay Minato na kinilala at kinatakutan din bilang Yellow Flash of the Konoha. At isa munang trivia bago natin kilalanin ng tuluyan itong si Sakumo Hatake. Ang pangalang Sakumo ay posibleng nagmula sa salitang Sakumotsu na ang ibig sabihin nga ay agricultural produce o crops, at maikukonekta nga ang pangalan na ito kay Kakashi. Ang word na Kakashi ay nangangahulugang scarecrow. So kapag pinagsama natin yung crops o mga taniman at ang scarecrow na nangangahulugang panakot ibon na ginagamit para takutin ang mga ibon na maaaring pestehin ng mga tanim, plus ang apelyido nilang Hatake na nangangahulugang farmland o lupang sakahan, ay magkakaroon nga tayo ng masaganang ani. Di joke lang. So sana natuwa kayo sa ating maliit na trivia at inangang kilalanin kung sino nga ba talaga si Sakumo Hatake. So si Sakumo nga ay isang respetado at sobrang sikat at malakas na ninja na mula sa Konoha Gakure. Siya nga ang ama ni Kakashi Hatake na nakilala naman natin na isa din sa mga pinakasikat na main character ng Naruto series. After ngang isilang nitong si Kakashi sa bundo, agad-agad nga ring namatay yung kanyang magulang o ina. Kaya naman mag-isang pinalaki nitong si Sakumo yung kanyang anak na si Kakashi. At maganda naman yung pagpapalaki nitong si Sakumo kay Kakashi dahil naging matalino naman at genius itong si Kakashi pagdating sa academics at kahit sa mga ninja skills. Isang araw, habang isang academy student pa lamang itong si Kakashi, si Sakumo nga at ang kanyang team ay ipinadala sa isang napakahalagang misyon. Nang malagay nga sa panganib ang buhay ng kanyang mga kasamahan sa kanyang team, pinili nga ni Sakumo na talikuran at abandonahin ang misyon upang mailigtas yung kanyang mga kasamahan, na nagresulta nga sa pagkabigo ng misyon na naging dahilan upang si Sakumo nga ay siraan ng sarili niyang village at bansa. Kahit nga yung mga iniligtas niyang kasamahan ay sinisisi siya dahil nga sa pagkabigo ng kanilang misyon, dahil napakahalagang misyon nga nito. Nawalan nga ng respeto ang mga tao ng Konoha dito kay Sakumo dahil nga mas pinili niya ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan kaysa sa kahalagahan ng kanilang misyon para sa Konoha. At dahil nga sa mga nangyayari sa kanyang buhay, nagkaroon ng malalim na depression itong si Sakumo Hatake. At dahil nga dito hindi na nga niya kayang mag-perform at sumama sa mga misyon dahil mentally unfit na nga itong si Sakumo Hatake. At hindi nga nagtagal, nagresulta yung kanyang depression sa kanyang pagpapakamatay. Naging masakit nga ito para kay Kakashi, kaya naman nagkaroon ng paniniwala si Kakashi na hindi niya aabandonuhin ang kahit anong mission na ibibigay sa kanya, kahit kapalit pa nito ang kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. Pero dahil nga kay Obito nag-iba ang pananaw na ito ni Kakashi, dahil lahat naman tayong mga Naruto fans ay nahulog sa salita ni Obito na in the ninja world, those who break the rules are scum, but those who abandon their friends are worse than scum. Yan nga yung mga katagang nagpabago kay Kakashi. Kaya naman mula noon pinahalagahan na nga niya ang kanyang mga kaibigan at kasamahan. So anong klaseng tao nga ba itong si Sakumo Hatake? Sinasabi nga na itong si Sakumo daw ay napakabait at tapat na individual. Mahal na mahal nga niya si Kakashi at maayos nga niyang naitaguyod o napalaki itong si Kakashi. Hinahatid nga niya si Kakashi papunta sa eskwelahan at sinusundo pa niya pa uwi. Kahit nga sobrang lakas at sikat niya, humble pa rin siyang tao. Na dahilan din para maging idolo siya nitong si Kakashi. Inidolo nga nitong si Kakashi ang kanyang ama na si Sakumo. At may ugali nga siya na uunahin niya muna yung kaligtasan ng kanyang mga kasamahan kaysa sa kanyang sarili at kahit ano pang mahalagang misyon. Yun nga lang, negatibo yung naging impact nito sa kanya. Pero para sa atin nga, ito nga ay isang napakahalagang factor sa pagiging ninja. Unahin ang kaligtasan kaysa sa mission. So, gaano nga ba kalakas itong si Sakumo Hatake at ano nga ba ang kanyang mga abilities at skills? So, sinasabing itong si Sakumo nga ay isang henyong shinobi. So, ibig sabihin nga, yung kanyang pagiging genius may hahalin tulad natin sa pagiging henyo ni Kakashi. At yung lakas nga nitong si Sakumo ay napansin at na-recognize din ng mga ninja na katulad na nga lang ni Minato na Mikaze. Si Minato na nga mismo ang nagsabi na kahit nga yung legendary sanin nang liliit pagdating sa kasikatan at kalakasan, pagdating nga daw sa husay at katanyagan, higit na mas matindi yung narating
ni Sakamo Hatake kumpara sa legendary Sanin. At sinabi ko rin kanina na sobrang takot nga ang mga ninja mula sa ibang villages at nations dito kay Sakamo Hatake. To the point na kung matatandaan nyo nga noong bata si Kakashi, yung isang ninja na mula sa Iwagakure, matindi rin yung pagkatakot dito kay Kakashi dahil pinagamalan nga niyang si Kakashi ang White Fang of the Leaf. Pagdating sa mga specific skills, napakahusay nitong si Sakamo pagdating sa Kenjutsu o Sword Style. Ginagamit nga niya ang kanyang White Light Chakra Saber para sa pakikipaglaban. At yung Kenjutsu at paggamit nga niya dito sa White Light Chakra Saber, yung dahilan kung bakit siya binansagan bilang Konoha's White Fang. At marami ring tao na nakakakilala kay Sakamo Hatake ang ating nakilala o na-meet sa Naruto series. Unang-una na nga dito si Lady Chiyo o Grandma Chiyo. Inakala nga ni Lady Chiyo na itong si Kakashi nga ay si Sakamo Hatake, ang Konoha's White Fang, sa unang arc ng Naruto Shippuden noong pumunta sa Sunagakure ang Team 7 upang tulungan na gamutin si Kankuro dahil sa kanyang mga lason na natamo mula sa laban niya kay Sasori. So dun nga pinagkamalan ni Lady Chiyo na itong si Kakashi nga ang Konoha's White Fang. At dun nga natin nalaman na matindi nga yung galit nitong si Lady Chiyo towards Sakamo Hatake dahil itong si Sakamo Hatake nga ang pumatay mismo sa mga magulang ni Sasori. Namatay nga sila habang nakikipaglaban dito kay Sakamo. Maaring noong panahon ng Third Great Ninja War nga, masama ang tingin ng tao kay Sakamo Hatake dahil nga sa ginawa niyang failure o permission. Pero kalaunan din, bumalik nga yung magandang reputasyon nitong si Sakamo Hatake bilang isang tanyag na ninja dahil nakita ng mga tao na maganda yung legacy na iniwanan nitong si Sakamo. Sa kabila ng kahihiyan nitong si Sakamo Hatake sa kanyang huling misyon, yung kanyang pangalan naman ay nagkaroon pa din ng magandang katayuan sa mundo ng mga ninja tulad na nga lang ng sinabi ng feudal lord o daimyo ng Land of Fire na agad nga daw siyang pumayag na maging 6th Hokage candidate itong si Kakashi dahil siya nga ay anak ni Sakamo Hatake na White Fang of the Leaf. Ibig sabihin marami pa rin tao ang mataas ang tingin kay Sakamo. Kahit si Obito Uchiha mismo nakasama ni Kakashi sa kanyang team, matindi ang binigay na respeto at paggalang kay Sakamo Hatake dahil sa kanyang paniniwala na ang kanyang mga kasamahan ay mas mahalaga at dapat unahin ang kaligtasan kesa sa kahit anong resulta ng isang misyon. Kaunti nga lamang ang mga screen time kung saan nakita natin si Sakamo Hatake. Yung time na siya ay nagpakamatay at yung time na sinundo nga niya si Kakashi para umuwi sa kanilang bahay mula sa palaruan o playground. At ang pinakamahabang screen time nga na kung saan nakita natin si Sakamo Hatake ay yung Pain's Assault Arc. Ito nga yung time na namatay si Kakashi matapos maubos yung kanyang chakra para iligtas si Choji Akimichi. Napunta nga itong si Kakashi sa isang parang dimension na tinatawag na Limbo. At dito nga sa Limbo ay natagpuan nitong si Kakashi ang kanyang ama na si Sakamo. Katabi ang isang campfire nag-usap nga silang dalawa. Winelcome nga ni Sakamo yung kanyang anak at sinabing, "Anak, magkwento ka ng storya ng iyong buhay." Ito yung unang beses na nakita natin na nagsalita si Sakamo Hatake. Hindi ako sure pero ito siguro yun. Pinunto pa nga dito ni Sakamo na parehas daw silang namatay sa murang edad. At dito nga sinabi ni Kakashi na naa-appreciate daw niya o kinikilala nga niya yung sakripisyong ginawa ni Sakamo para sa kapakanan ng kanyang mga kasamahan at sakripisyo na ginawa para sa Konoha o Leaf Village bilang isang ninja. At nagulat nga dito si Sakamo dahil ang kinakalangan niya galit sa kanya yung mga villagers at ikinahihiya siya. Sinabi rin ni Kakashi na pinagmamalaki nga daw niya ang kanyang ama. At dito nga nagpasalamat nga si Sakamo sa kanyang anak na si Kakashi. At sinabi nga niya nung nakita niya ang isang liwanag na marami pa daw gagawin sa mundo ng buhay itong si Kakashi. At sinabi nga niya na natuwa nga siya na nakausap niya yung kanyang anak na si Kakashi. At sinabi nga ni Sakamo na sa wakas makakamove on na nga siya. At tuluyan na nga siyang mapupunta sa langit kung saan mapupuntahan na nga niya at makakasama niya ang kanyang asawa. Yan na nga yung pinakamahabang screen time na ibinigay dito kay Sakamo Hatake sa buong Naruto Shippuden at Naruto series. Kaya naman hanggang dito lang yung ating video. Kaya sana nakilala mo ng maayos kung sino nga ba talaga itong si Sakamo Hatake at gaano siya kalakas. So kung nag-enjoy ka, please like and subscribe. Yun lang naman. See you guys on the next video. Andres Senpai out. Peace.